Good morning, guys! Samahan niyo ako at magluluto tayo ng butter garlic shrimp. Papakita rin na rin dito kung paano huliin. Siyempre yung shrimp natin. Let's go! Bago yan, kami muna tayo mga idol. Tara, samahan niyo ako. At syempre, tuturuan ko rin kayo ng tamang paglinis at tamang secret recipe ng butter garlic shrimp. Sa tayo, pumunta tayo ngayon dun sa pamuhulihan natin ng shrimp. Siyempre, ang muna sekreto niya, dapat yung shrimp natin ay fresh na fresh, bagong huli. May naiwan yata ako ah. Guys, pupunta na tayo sa ating location, which is sa ilog, para manghuli ng ating napaka-fresh na hipon. Let's go! Yan po ang tamang paghuli. Iagis mo lang po yan. At kihintay mo mag-sink in at para manghuli. Kasi mga bottom feeders, mga shrimp natin. So, sa ilalim sila na huli. Then, dahan-dahan po natin itataas lang na ganyan. Makakalusad yan po. Nakuha na natin ang mga ipon, napaka-fresh na fresh na yan. Kailangan na natin bumalik at mag-umaga na tayo hinihintay na para magluto. Yun po guys, sa una tatanggalin po natin yung puso niya. Pasalo na rin tanggalin yung kanyang mga bigote, balbas, ano man yan. Yan sa malinis. Yan po guys. At yung mga gasal po natin siya, dapat malinis po, malinis po ang ating ipon guys. Ang mga pakaimportante. Yan po ang taong pinilinis na talaga ng hipon. Yan po. Kung susukin mo lang siya dyan, dyan. Yan. Kung susukin mo lang yan, dyan. Pilinain mo siya. Ang tatanggalin mo na ito. Dito dyan, guys. Kasi nga, napakadumi ng mga yan. Yan at siyempre umasan din natin. Walang kamatay paghuhugas. Ang malinis na malinis na ating hipon. Ayan na. Malinis na. So, syempre, nire-ready na rin natin ang ating mga ingredients. At syempre, una yung bawang yan. Chop natin ang mga bawang natin. Umpino, ganyan-ganyan. Dabag ganyan kabis. Then, sibuyas. Sibuyas po, sibuyas. Chop natin ang mga sibuyas. Yan, sindihan mo kagad ang uruga lang. Yan. At oh, syempre, butter din. Nasa mga ingredients natin, butter yan. Lagyan po natin ng konting mantika para hindi nasusunog ang butter. Ang mga techniques. Yan. Yan po. Yan, lagyan mo natin ang bawang kung mainit na. Yan, lumaluin natin. Paikot-ikutin natin. Parang ginagawa nyo sa mga jowa nyo. Paikot-ikutin nyo. Lagyan mo natin sibuyas. Yan po. Sibuyas, lumaluin mo rin. Paikot-ikutin mo rin. Yan, sabay na sa kaya kayo dyan. Yan, at ilagyan natin yung ating napakasayong ipon, mga kaibigan. Ayan na po. Yan. Halo-haloin mo ulit. Konting isa-isa po tayo. Lalagyan din po natin siya ng paminta. Pamintang doon, pamintang ano, kailangan ko kasi paminta, ilagay mo na dyan. At syempre, konting paalala po mga kaibigan, ang hipon po ay napakataas ng kolesterol. Yan po. Yan po ang ayon sa sinasabi nila eh. Kung hindi tayo naniniwala eh, tanungin natin si Google. Oh, ayan o, no? Pork. 4 kaya 80 mg of cholesterol, so 100 grams. Ang manok naman ay 88 for 100 grams. 90 naman sa baka for 100 grams ng cholesterol niya. At ang tilapia ay 57 lang. Ngunit ang shrimp ng ngipon natin ay 189, talagang grabe. Ayaw man, takawin na naman 189 mg at 100 grams. Talagang napakataas naman. At ano ba, may recommended tayo. Ang recommended natin ay 300 mg of cholesterol lang per day. So, talagang boing-boing sa cholesterol. Pag tinira pa lagi kang kumitira kaya ay hinay-hinay lang po. At syempre, tuloy na natin. Moving on, lagyan po natin ng good konting spike. Pampalasa, pampasarap.
Ayan na. Halo-halo ulit tayo. Hanggang sa matuyo po ang ating pinaka-sauce. Ang talagang manikit ang lasa niya sa hipon natin. At ayun na po, luto na rin po. Napakadaling gawin. Ayan po. Mga na po! Manta yun! Manti na! Subscribe na lang din po. Libre po yan. Walang bayan. Makakalusan. Ipindutin mo na lang. Red button po sa baba. Next parang namin lutuin sa kaldereta at laring kambing. Next week po. Pa-subscribe na lang po mga idol. Salamat. Maraming salamat.